Ako kasi, hindi ako personally hindi ako nakakita, hindi open yung third eye ko. But malakas yung pakiramdam ko. Like, ako yung tipo ng tao na kahit dumaan lang ako sa isang place, sa isang bahay, tapos pag tinignan ko lang siya, alam ko kagad pag yung mga nakatira doon malungkot. Weird, no? Pero may ganun ako. Sabi ko, siguro OFW yung pamilya nito, yung magulang nito, tapos yung mga anak niya. May ganun akong nafe-feel na mga aura and energy. Tapos lalo na kapag yung isang place medyo mabigat, so alam ko na meron kahit hindi ko nakikita. So, meron one time na meron akong ka-FaceTime. Tapos, yung bed ko sa kwarto, hindi siya yung bed na parang merong frame, na merong, parang merong stand, yung merong paan na bed. Hindi siya ganun. Parang siyang Japanese style na bed. Kasi, gusto ko yung ganun. Yung walang space yung baba. Kasi nga, ano, wala lang, ayoko lang yung may space yung baba. So, may ka-FaceTime ako ng time na yon. Late at night na siya. Siguro mga around 2 a.m., 3 a.m. na siya ganun. Tapos meron akong na-feel, kasi lights off eh. Like as in, wala talaga makikita. As in ganun, walang lampshade, walang kahit na anong source of light. As in wala. So may ka-FaceTime akong ganun. Tapos, ang weird na may naramdaman ako na kailangan ko ilapit yung phone ko sa mukha ko. Kasi ayokong magkaroon ng space dito, dito, or dito. Wala lang, ayoko, parang ilalapit kong ganun kasi ayoko magkaroon ng space. Ba't ko kaya na-feel yun? And then, siguro mga ilang minutes lang, biglang yung kausap ko, bigla siyang nagulat. Tapos tumakbo siya, pababa ng hagdan nila at pumunta siya sa nanay niya. Sabi ko, bakit ano nangyayari? Meron sa likod mo, may babae, para siyang madre daw, tapos sobrang nakakatakot daw yung mukha. So feeling ko, kaya ako nilapit ng ganun yung phone ko kasi parang may nararamdaman na akong something sa likod ko. Na parang feeling ko parang, ano ba, meron ba dito? Or baka may makita ako. Parang ganun yung sinesend na message sa akin nung time na yun, ng sarili ko. Tapos sabi ko, oh my God, seryoso ba? Tapos after yun, inon ko yung ilaw, tumakbo ako sa baba, tumakbo ako sa kwarto ng papa ko. And then sinabi ko yun. Tapos siguro mga 3 months ako hindi natulog sa kwarto. Kasi may madre sa loob ng kwarto ko na sobrang nakakatakot daw yung mukha. Eh, di ba nga Japanese style yung bed? As in, gumanon pa daw siya. Tapos tinignan niya. Tinignan niya kung sino yung ka-FaceTime ko. Weird. Yun.